Okay mga tol, episode 4 tayo ng Mabilis Lang Tol. Pero bago natin umpisahan, gusto ko munang i-shoutout si Sir Dan, isang admin sa isang group ng digital printing. So gusto ko lang magpasalamat sa kanya kasi nung nagsisimula talaga ako, siya talaga yung nagtuturo sa akin ng mga iba't ibang tip o kung ano yung gagawin pagka hindi ko alam yung isang bagay. Siya talaga yung pinaka OG o original na talagang tumulong sa akin. Siya talaga yung master ko talaga. So Sir Dan, kung mapapanood mo to, maraming salamat sa iyo sa pagtulong sa akin na nagsisimula pa lang ako. Maraming salamat. Sana natatandaan mo pa ako. Hindi na kita kasi masyadong na-i-message, nag-chat. Yun, maraming salamat Sir Dan. Magdadalawang taon na ako dito sa YouTube. At kung hindi dahil sa'yo, malamang hindi ko na-share din yung ibang nalaman ko na itinuro ko sa iba na nanggaling sa'yo. Isa siya talaga sa mga master ko. Nagsisimula pa lang ako dito sa digital printing, dito sa YouTube. Malaki yung parte niya kung bakit at kung ano yung meron ako ngayon. So Sir Dan, tinatanong ko na malaking utang na loob sa iyo. So dahil sa iyo, dahil magdadalawang taon na tayo, Sir Dan, para sa iyo itong episode 4. Ito yung talagang tumatak sa akin at itinuro mo sa akin. Isa sa mga tinuro mo sa akin. Paano i-feed yung 220 GSM na pang-calling card sa Epson L360 ko at dun sa Epson L120 ko. I-share ko rin sa inyo mga tol kung paano gawin yun. Kasi marami rin ako nababasa sa groups, sa iba't ibang groups na nagtatanong at nahihirapan na nagtatanong kung ang technique ba ang or discarte ang ginagawa para i-feed kasi makapal nga si 250 GSM, diba? Tsaka si 220 na GSM na pang-calling card. Nakatulad ng ganito. Isa lang to sa mga brand mga tola. Maraming mga pang-calling card na nabibenta. So, ito lang yung madalas kong na-order at magagamit. 220 GSM to mga tol. So, nagamit din ako ng 250. Pero sa ngayon, isasample natin itong 220 GSM. Marami kasing nakakapalan, nahihirapan silang i-fit anong diskarte. Itong diskarte ipapakita ko sa inyo, galing nga ito kay Sir Dan. May iba't iba rin akong mga nabasang isinagot nila kung anong gagawin. Pero eto, legit to. Sir Dan, thank you dito dahil napagaang yung trabaho ko. So, yun na nga, share ko sa inyo. Mabilis lang tol. So, etong papel na to, ganito lang ang technique dyan. Tutupiin nyo lang kahit half inch lang. Yan mga tol, sana nakikita nyo. Nakatupi yan. Yan nakatupi. Half inch lang mga tol. Tapos ibalik nyo lang ng konti yan para hindi kainin dun sa ano, hindi kainin ng roller. Kasi naiipit to mga tol pag masyado siya nakaangat na ganyan pag sinalang mo sa printer. So kailangan ma-flat din yan. So bakit ginagawa yun mga tol? Kasi matigas nga to, di ba? Hindi makakain ng feeder, yung humihila. Kailangan siyang lumambot ng kahit konti. So ganyan yung discarte ko na tinuro sa akin ni Sir Dan na. Tapos, pag sinalang nyo na yan mga tol, isasabayin nyo lang siya ng tulak mga tol. Hindi naman nyo naman ipapersa, isasabayin nyo lang doon sa feeder na pag kinain na, itulak nyo siya. Okay na yon mga tol, kakainin na yon. So, yun nga lang, tatagain nyo, hindi nyo siya pwedeng iwanan na magpiprint kayo ng 10, di ba? Meron ganun, 10 peraso. So, isa-isa lang talaga ang print kasi nga itutulak mo siya. Mas okay na yon kaysa naman yung hindi nyo mapakinabangan, hindi kayo makapag-provide kay client ng makakapal na calling card, di ba? So, yun lang. Sana may natutunan mga tola. Maraming ulit salamat sa mga sumusuporta sa akin dito sa series ko na Mabilis Lang Tol. Maraming salamat sa inyo. Nakikita ko yan sa bawat mga comment nyo, sa mga nagla-like. Nakikita ko sa analytic yan. Maraming salamat. At nakikita ko naman na nagugustuhan nyo itong series na to. Para sa inyo talaga to. August 20, dalawang taon na ako dito sa YouTube. So, maraming salamat sa suporta nyo. So, napakaswerte mo kung inabot mo to, yung part ng video na to. Kasi, aabangan mo bukas yung mechanics. Saglit lang yun, mabilis lang din. Part pa rin ng series ng Mabilis Lang Tol. Nagugustuhan ko din. Kasi, ang dali niyang i-edit. So, peace!